Yeah, magandang araw sa inyo mga kapobre. Mag-update lang ako sa mga projects natin dito sa Chromax Motors. So, samahan niyo ako guys. So, ayan mga boss. I-update lang natin yung mga project natin na owner type Jeep dito sa ating shop. Ayan. Unahin na natin tong owner type Jeep na air condition. Ayan. Ang update dito mga boss ay ayan, nakabit na natin yung kanyang mga gulong. Ayan, apat po yan na bago. At yan yung kanyang mags na size 15. Ayan, nirepaint natin yan na color black. Ayan, metallic black yan, medyo madumi lang. Tapos nakabit na rin yung kanyang mga salamin. Ayan, tapos yung mga ilaw nya, ayan, nakabit na rin natin yung mga ilaw tsaka yung plaka. Ayan, tapos nung salamin tsaka yung mga upholstery sa loob. Ayan mga boss, ito, yan yung mga cover sa gilid nung pinto, kabilaan, tsaka dito. Ayan, cover yan, tulad sa ating double cab na project. Ayan, bale dito sa kanyang salamin ay sliding yan, kabilaan. Doon naman sa unahan, ito naman ay nabababa naman to. Ayan, pero hindi siya power window. Ayan. Manual lang siya mga boss. Ayan. Tapos sa kanyang dashboard, ayan, stainless na dashboard. Ayan, aircon. Tapos hindi pa natin nakakabit yung mga gauges kasi gagawin pa natin yan. Ayan, binapping. Tapos ito yung bracket ng kanyang air cleaner. Ayan. So, yan lang muna update natin sa OTJ na air condition. Ayan. Pwede kayong order sa amin mga boss. Ayan. Kung gusto nyo order, ayan. Ito ang kanyang itsura. Ayan. Nakabit na natin yung kanyang radiator, ay test drive na rin natin to. So, unahin natin yung double gap kasi inayos ko lang yung belt ng kanyang compressor kasi nga ay kailangan pa ng konting adjustment gawa ng medyo dikit siya dun sa ibang belt. So, hindi naman natin pwedeng pabayaan ng ganun. So, pakita natin. So, yan mga boss. Dito sa kanyang belt. Ayan. Mapansin nyo medyo dikit yung kanyang belt. Ayan, kakaroon tayo dyan ng konting adjustment kasi hindi siya pwede magkadikit. Masisira yan mga boss. Ayan. So, gagawin pa natin yan mga boss. Ayan. Pag na okay na yan yung belt, lalagyan na ito ng prion. At matetest na natin ang kanyang aircon. Ayan. Ito yung project natin na double cab. Bale, may order sa ating ginto ngayon na bagong ganyan din na double cab na C240 din. Ayan. Hindi pa siya nailalabas, may order na rin sa atin na ginto na double cab. Tapos, ayan mga boss. So, ayan mga boss, singit ko lang ating raffle, ayan, ongoing pa rin. Nasa 100 na po yung tumataya. Ang first slot natin dito ay 1,000, 230 slot sa mga gusto po sumali. Ayan. Open po ang ating raffle. Ang kanyang engine po ay Isuzu na C221 5-speed manual transmission. Ayan. Yan po ang kanyang makina. Sa mga gusto tumaya mga boss, ayan, mag-message lang kayo sa aming Facebook page. Ayan. 1,000 per slot lang. Magtanong po kayo sa aming Facebook page kung ano po ang available na slot sa mga gusto po sumali. Yan. At isasend ko po sa inyo ang mga available na slot. Ayan. Bale, 230 slots at may consolation na cash. Ayan. Dalawa ang pwedeng manalo ng cash at itong grand prize natin na owner type Jeep. Ayan. So, pakita naman natin. Ayan. Sa kanyang mags mga boss ay ayan, size 15. Galing pang Dubai ang mags na yan. Ayan. Kinabit natin dyan sa owner type Jeep na yan. Bale, kompleto naman ang kanyang accessories. Merong stepping board, may top load, tapos ayan yung crown bumper, tsaka yung body handle niya. Ayan.
yung mga accessories ng Victory type, ayan. Tsaka yun, yung lagayan ng reserva, ayan. So sa mga interesado mga boss, ayan, stainless lahat to, pati flooring. Ayan, medyo maalikabok lang. Sa ibang araw, lilinisin natin to at ipapakita ko sa inyo na umaandar. Itinitest drive natin, ayan, papakita natin. So ayan, sa gauges naman, kumpleto. Meron tayong amperes, water temperature, speedometer, fuel gauge, tsaka oil gauge. Ayan. Kumpleto naman mga boss. At meron siyang handbrake at seatbelt. Ayan. Sa mga interesado mga boss, ayan, mag-message na kayo sa aming Facebook page at i-send ko po sa inyo ang mga available na slots. Ayan. 230 slots lahat at 1K per slot lang po. Ayan. Pwede pong GCash, bank transfer, or cash kung pupunta po kayo dito. Ayan. So, ayan, taya na kayo mga boss. At ito naman yung ating binibenta na box type. Ayan. Sobrang haba niyan mga boss. Pure stainless siya na Toyota 4K engine. Ayan. Ayan yung box type na tinatawag. Ayan, pantay yung kanyang gilid. Tapos may mga tubo sa loob. Ayan, ganyan ang design po ng box type. Ayan, pure stainless yan mga boss. Ayan, kinabitan na natin ng mga bagong ilaw. Bagong vaping na rin siya mga boss. Yung ilalim na pinturahan na. Pati yung kanyang engine na pinturahan na rin mga boss. Ayan, pakita natin. So yan mga boss, ito ang kanyang engine. Ayan, malinis na napinturahan ko na, naayos na rin ang mga wirings. Ayan, nalinyahan ko na rin siya ng preno. Ayan, kita naman. So, ayan, na-bleed na rin yan. At pag nabuo ay te-test drive na natin. Ayan. Re-repaint pa natin yung kanyang mags. Tapos, papalitan pa yan ng upholstery, yung kanyang bubong. Ayan, nakabit ako na rin ng bagong side mirror. Ito. Ito yung kanyang side mirror. Tapos may handbrake yan mga boss, tsaka seatbelt. Kompleto yan. Ayan. Tapos may lagayan pa siya ng gulong dito. Ayan. Tapos yung plaka niya dito, tapos plate light. Ayan. Kailangan kasi may plate light kasi pag gabi at dumaki kayo sa Maynila at wala kayong plate light, uhuliin kayo. Ayan. Kaya kinukompleto natin yan mga boss. Ayan. So, ayan mga boss, ang asking price pala nito ay 150,000. Ayan. Yung price na yan mga boss ay pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Depende po sa request ni client. So, kapag plain na plain lang, ayan, may bawas pa naman yun. Kaya lang naman tumataas kapag dinagdagan natin ng mga accessories. Ayan. Pag nilagyan natin ng sounds, ayan, tapos top load. Tsaka yung mga request, meron kasing client na nagre-request ng ibang design. Ayan. Doon nagbabago yung presyo. So, ang price na 150,000 ay pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Ayan. Tapos, sa price na yun mga boss, ay package na rin ang LTO registration. Ayan. Kasi ang alam ko ay expired to. So, i-re-registro namin yan mga boss. Ayan. By the way, yung details nga pala, ayan, Toyota 4K engine, 5-speed manual transmission, ayan. Tapos, size 15 na ata yung mags na 4 stud, ayan, apat yung magkakamuka. Ayan, pipinturahan pa natin yan para presentable. Ayan, yung bubong, papalitan natin ng bago yan. Tapos yung mga ilaw, bago. Ayan, tapos may antena pa yan dito sa unahan. So, sa mga interesado mga boss, ayan, naghanap kayo ng stainless na owner type jeep na ayan, tahimik umandar, matipid, at maraming pyesa. Ito na hinanap nyo mga boss. Toyota 4K engine, ayan, pure stainless. Ayan, mahaba yung body dyan mga boss ha. Yung body niya nga, pwede na yan sa diesel, pero ayan, nakakabit siya sa Toyota 4K. Pero, kayang-kaya siya numakin na mga boss. Ayan, match na match yung pang ilalim niyan mga boss, yung differential at transmission. Kaya, matulin tong owner type jeep na to. Ayan. So, sa mga naghahanap ng digasolina na owner type jeep, ayan, 150,000 lang mga boss. Ayan. Negotiable pa yan mga boss ha. Kasi on process pa ang kanyang restoration. Ayan. So, sa mga interesado, ayan, mag-message po kayo sa aming Facebook page. Ayan. Ito pa ang aming Facebook page at ito rin yung aming Facebook. Ayan. Mag-message po kayo kung interesado po kayo. So, yun lang mga boss. So, ito naman yung update sa ating Tamiya mga boss. Hindi muna natin i-vlog to na matagal kasi napinturahan pa lang naman. Ayan, pakita ko lang ng konting update. Kasi ayan, binapping to nung nakaraan. Kaya
nagtagal. Yeah, kasi hindi naman pwedeng paspasan yung bapping. Ang bapping po ay yung pagpapakintab ng stainless. Ayan. Hindi siya minamadali para makinis. Ayan. So, ito po yung kinalabasan ng pagbabapping natin sa Tamiya. Ayan. Bale, yung ilaw nito mga boss sa likod ay na-order na natin. Kapag okay na ang lahat ng mounting, ang electrical, eh, kakabit na natin yan, yung mga accessories na, yung mga ilaw. Yung upuan na Sparko, andyan na rin. Tsaka yung Momo na manibela. Ayan. Bale, bukas ay lilinisin ko yung kanyang makina. I-degreaser natin yan. Ang engine niya pala ay, sa mga hindi po nakakalam, ay 16 valve po na carb type. Ayan, Toyota 5A. Ayan, naka-headers na yan mga boss at naka-muffler. Ayan, wala pa tayong sound check dyan gawa ng, ayan, mawiring yan pa yan. Pag na-wiring yan na, tsaka natin papanda rin. So, ayan. Napinturahan na yung kanyang under chassis na color black. At ayan, yung kakabit na lang natin yung mga radiator. Tapos yung mga grill, fender, hood. Ayan. So, kapag natapos na yun, eh, dadalhin, papakabitan na natin ng mga wirings. Ayan. Tapos yung mga accessories niya. So, yan lang muna update natin sa ating Tamiya. So, proceed tayo sa next. So, yan na mga boss ay yung ating project na Land Cruiser. Ayan. Bale, nire-restore namin to sa ngayon. Bale, yung mga body parts na may bulok or kailangan referin ay ayan, on process na po. Ayan, tulad nito. Yung kanyang hood. Ayan, inalis natin yung mga bugbog na part. At ayan, binalik natin sa ayos. Ayan, tatanggalin natin yung lahat ng kulay niyan. Kasi gagawing kulay blue yan mga boss. Blue and white. Ayan. Tulad nito mga boss. Ayan, nirepair natin yung kanyang windshield. Ayan, tapos yung kanyang pinto. Ayan, dito pa sa baba. Ayan, talagang ibabalik natin sa dati mga boss. Ayan, pati ito. Yung ito, lalangisan pa natin kasi maingay. Tapos yung alulod niya, ayan, naalis na natin yan. Tinanggal na natin yung mga kalawang. Tapos ito, na-repair na rin natin. Ayan. So, pagtapos ng repair mga boss ay magpo-proceed na tayo sa kanyang pintura. Ayan. Kasi mas maganda pinturahan yan habang wala pa yung mga salamin. Ayan. Para maluwag, di ba? Wala sa gabal. So, yun lang muna update natin sa ating Land Cruiser. So, yun mga boss. Balik tayo dito sa ating project na Wrangler. Ayan. Bale, o-orderan natin to ng gulong kasi nagpalit tayo ng mags na size 17. Ayan. Bale, dyan natin kakabit yung mags ng ating Ford Ranger na size 17. So, umorder po tayo ng gulong. So, pagdating mga boss ay test fit natin dyan. Tingin ko naman bagay yon kasi malaki tong ating Wrangler. Ayan. Hindi lang siya malaki mga boss kasi meron pa siyang spacer dito at lalabas pa yung gulong para barako tingnan. Ayan, lalabas siya dito sa kanyang flaring ng konti. Ayan, para barako tingnan. Ayan. Tapos nakabit na rin yung mga upuan. Ayan. So, malapit na to mga boss. Pag na-wiring na to, under na ulit yan. At dadalhin na natin sa upholstery tapos kakabit na yung mga salamin. So, abang-abang na lang kayo mga boss para makita nyo ulit yung product natin na Wrangler. Ayan. So, sa mga gusto po order na Wrangler ay meron kaming available dito na 4D56 Turbo na 4x4. Ayan. Sa mga interesado, ayan, mag-message po kayo sa amin. At meron din po kami available na Wrangler na 4x2. Toyota 2L Turbo ang kanyang engine. Ayan. So, yun lang muna mga boss ang update natin sa ating mga Wrangler. So, sa mga interesado, mag-message po kayo sa aming Facebook page at sa aking Facebook na Chromax Motor. At yun lang mga boss. Maraming salamat po. So, ito yung isang Wrangler na available mga boss. Close type siya na Wrangler. Ayan. Hindi siya kahabaan kasi ganyan yung original size niya na Wrangler. May Wrangler kasi na big body. Ayan. Big body na long body rin. Tulad nung
project natin doon na dilaw. Ayan. Sa mga interesado dito mga boss, available yan. Gawa natin ng estimate kung interesado kayo. Bale, ang package dyan sa restoration ay yung kanyang paint, yung electrical, yung engine, for refresh yan, yung suspension, mga pangilalim. Ayusin natin yan. Tapos yung kanyang interior na upholstery yan ng bago. Ayan. Tapos yung dashboard, ayusin natin. Palta natin na stainless. Ayan. Tapos, babapingin natin lahat ng stainless yan. Kasi stainless yung kanyang mukha at likod. Ayan. Tapos i-refresh natin yung kanyang engine. May aircon to mga boss, tsaka power steering. Ayan. Masarap siya gamitin. Ayan. So, mga interesado mga boss, ay mag-message lang kayo dito sa aming Facebook page. Ayan. So, proceed tayo sa next. So, yun mga boss, ito naman yung available natin na Wrangler na 4x4. Ayan. Sa mga interesado, ay, ayan, pwede nyong ipareserve to mga boss. Ayan. Ang asking price niya po ay 500,000. Sa 500,000 mga boss, ang package po sa kanyang restoration ay ayan, yung kanyang under chassis, i-restore natin yan. Yung engine, i-refresh. Yung body, i-repaint natin lahat. Tapos yung may part na bintana kasi na basag, papalta natin yon. Tapos papalta natin yung wirings. Tsaka yung aircon, dual aircon yan. Ayan. Papayos natin lahat. Tapos LTO registration. Ayan. Sa mga interesado mga boss, ito 4x4 na Wrangler. Ayan. Bira po yung ganyang Wrangler na 4x4. Ayan. Ang engine niya ay is Mitsubishi na 4D56 Turbo. Ayan. Sa mga interesado, ayan na naghanap ng Wrangler na 4x4 na manual. Ayan. Ito yung hinanap niya mga boss. Ayan. Mitsubishi 4D56 Turbo. Ayan. 500,000 mga boss. Pwede mabawasan. Pwede rin madagdagan. Depende sa gusto ng client. Ayan. Yung presyo naman ay dumidepende sa gusto ng ating client. So, ayan. Wala siyang fixed price mga boss. Nakadepende yan sa usapan natin. Ayan. Pwede siya mabawasan mga boss. Ayan. Pag-usapan natin. So, yun lang mga boss ang update natin sa ating shop. So, sa mga projects natin, ayan, sana natuwa kayo sa mga gawa natin at sa mga ating future na clients. Ayan, mag-inquire kayo sa amin kung may gusto kayo paggawa. At marami pa kami available dito na owner type jeep na pwede nyo orderin. Marami kaming available dito na pwede gawing double cab, FPJ, Tamiya, tsaka Wrangler. Ayan. So, kung interesado kayo mga boss, ayan, kontakin nyo kami sa aming Facebook page. Ito aming Facebook. Ito rin yung aking Facebook. Ayan. Tsaka contact number. Ayan. Kontakin nyo kami mga boss at pag-usapan natin kung may mga gusto kayong paggawa. So, yun lang mga boss. Maraming salamat. Like, comment, share, and subscribe. And supportan natin ang channel ni Makapobre.